Bolong, ito lang ang lagi mong pakatatandaan. Ano man ang mangyari, nasa likod mo kami. At higit sa lahat, nasa likod mo ang Panginoon. Sa laban na ito, hindi kami mawawala. Nakatingin lang sa iyo, pero pilitin mo sa iyong sarili na magampanan mo ang inatang na responsibilidad sa iyo. Tara na, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Nagsimula na silang maglakad. Hindi nagtagal, sa kanilang paglalakad ay meron silang nakita na mga taong itim na nakaharang sa kanilang daraanan. Yan na ang sinasabi ko sa iyo. Bolong, kayang-kaya mo yan. Wika ni Tio Esteban. Sige po, kayang-kaya ko ito. Habang papalapit na sila sa mga taong nakaharang, hetong si Tio Bolong ay umuusal na ng dasal. Kinakausap niya ang itaas, humihiling siya na bigyan ng tamang karunungan upang labanan ang mga nakaharang na kalaban. Biglang merong pumasok sa isipan noon ni Tio Bolong na usalin niya yung ganitong salita. At nang usalin niya ito, unang pagkakataon sa kanyang sarili na nakaramdam ito ng kakaiba. Uminit ang kanyang katawan at ang tingin niya sa mga taong itim na nakaharang sa kanila ay iilan-ilan na lang at nararamdaman nito na ang mga ito ay mga mahihinang nilalang na lang. Huminto yung dalawang ermitanyo sa kanyang likuran habang itong si Tio Bolong ay patuloy na naglalakad. Ang ginawa ng mga taong itim, meron pala itong mga hawak na mga pana. Sinindihan nila ang dulo ng mga pana at ito ay patuloy na ipinauulan kay Tio Bolong. Si Tio Bolong ay patuloy lang na naglalakad at hindi ito umiiwas sa mga pana na lumilipad papunta sa kanya. Tinamaan si Tio Bolong sa hita pero hindi niya naramdaman ang sakit nito kahit sabihin pa na ang isa sa mga pana ay tumagos sa kanyang hita. Yung isa tumama sa kanyang balikat, yung isa ay tumama sa kanyang tiyan. Lahat ng mga ito ay tumagos sa parte ng kanyang katawan pero hindi iniinda ni Tio Bolong dahil hindi niya nararamdaman ang sakit na dulot ng mga pana. At nung malapit na si Tio Bolong sa kanila, ang wika nito. Sino kayo? Bakit niyo kami hinaharangan sa aming pupuntahan? Huwag niyo sabihing mga alipores kayo ni Berbal. Ang sagot naman sa kanya nung isa. Tama ka. Tama ka. Kami ang mga alagad ni Berbal. Ngayon, dadaan ka muna sa amin. Bago ka namin palampasin, hindi kami papayag na hindi ka namin makikitilan ng buhay dito. Ah, ganun. Hindi ka man lang ba nasisindak? Tignan mo ang aking balikat. Tignan mo ang aking tiyan at ang aking hita. Tinamaan ako ng mga panang umaapoy pero hindi man lang ako nasaktan. Binibigyan kita ng babala kung sino ka mang taong itim ka. Yung taong itim na yon, Commander, ay maihahalin tulad mo sa mga taong may itim na mga nakikita natin na namamalimos sa mga sasakyan. Ipagpatawad mo, pero hindi talaga maaari. Ayaw man ni Tio Bolong na labanan sila pero wala itong magawa dahil pag hindi siya lumaban, tiyak na siya ang makikitilan ng buhay ng mga taong itim. Alam ni Tio Bolong na ang mga ito ay mga inosenteng tao lamang. Ang pinagtatakahan lang ni Tio Bolong, bakit napapasunod ito
ng antingero na si Berbal. Iyon ang gusto niyang alamin. Kaya ang ginagawa niya, hindi niya pinapatay ang mga taong itim, mentres ay pinipilayan niya lang ang kanilang mga paa at mga kamay upang hindi na ito makapanglaban. Ang lahat ng mga ito ay napagtagumpayan ni Tio Bolong. Lahat sila ay napaluhod sa lupa sa pamamagitan lamang ng pagbira at pagsipa ni Tio Bolong. Sabihin mo sa akin, bakit kayo sumusunod kay Berbal? Anong meron? Bakit? Simple lang ang naging sagot ng isa sa kanila, Commander. Kaya daw sila sumusunod kay Berbal dahil tumatanaw lang daw sila ng utang ng loob. Dahil ang lupang kanilang tinitirikan, ang nagmamay-ari daw dito walang iba kung hindi ang antingero na si Berbal. Kaya ang sabi noon ni Tio Bolong, dahil lang doon, tumatanaw na kayo ng utang na loob. Tandaan nyo, sa pagharap nyo sa akin, buhay nyo ang kapalit. Bakit? Handa nyong itaya ang buhay nyo para lang sa antingero na yan. Masama siya. Hindi nyo dapat ipagpasalamat yung ginagawa niyang pagpapatuloy niya sa inyo. Ganon ang aming lahi. Maliit na bagay lang ang itulong sa amin ng ibang tao. Kahit buhay namin, itataya namin para sa kanya. Ganon ang aming paniniwala. Sagot, Commander, ng isa sa mga taong itim. Ah, ganun ba? Ipagpatawad nyo, pero hindi ko kayo kayang kitilan ng buhay. Kung hindi mo kikitilan ang buhay namin, hindi ka makakalampas dito. Pakiusap. Kung ikaw ay merong hangarin na inaatas sa iyo ng nasa itaas, kailangan mong pumatay at mamatay. Yan ang alituntunin mo. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ganon. Tinignan noon ni Tio Bolong, si Tio Esteban at si Apo Pinong. Sumesenyas ito nang sige, gawin mo na. Masakit man sa kalooban ni Tio Bolong na gawin ang sinasabi ng dalawa, pero kailangan niya itong gawin. Una, yung isa, piniringan niya ang mga mata. Ito po yung pinakabata sa mga taong itim, Commander. Tapos yung nag-uudyok sa kanya na isa sa mga taong itim, heto lang ang kinitilan niya ng buhay. Matapos nun, tinawag na niya yung dalawang ermitanyo. Okay na po ba to? Pakiusap, hindi na po kaya ng konsensya ko. Wika ni Tio Bolong sa kanila. Yung dalawang ermitanyong matanda ay lumapit na sa kanila at nagwika si Tio Esteban sa mga taong itim. Ganun lang ba kababa ang inyong tingin sa inyong sarili? Dahil lang doon, itataya nyo na ang inyong buhay. Kung problema nyo ay ang inyong tirahan, walang problema. Pumunta kayo sa amin. Doon sa aming lupain, maluwang ang aming lupa, pwede kayong manirahan at magtanim at mamuhay ng mapayapa. Kailangan pa bang merong mamatay upang makadaan lang ang aming kasama? Napakababa ng inyong pag-iisip. Hindi ganyan ang tamang pag-iisip. Tandaan ninyo, masama man ang tingin nyo sa pumatay sa inyong kasama. Pero mapapatawad pa rin siya ng Panginoon. Hindi niya ito ginusto. Kayo ang may gusto, kaya't sisihin niyo ang inyong mga sarili. Ang sagot naman ng isa, Commander, ayos lang daw yun. Ang importante, napatunayan nila sa nagmamay-ari ng lupa ang kanilang katapatan sa kanilang sinumpaan. Napoprotektahan nila ang antingero na si Berbal. Ganun pa man, maling-mali pa rin ito para sa kanilang tatlo. Kaya nagpatuloy na sila sa paglalakad. Makalipas ang isang oras na paglalakad,
Heto na naman ang panibagong pagsubok kay Tiyo Bolong. Sa kanilang daraanan ay merong nakaharang na isang kabayong kulay itim. May nakasakay dito na kalansay. Ang nakapagtataka, yung kalansay na ito ay gumagalaw at nakapagsasalita pa. At ang pinakamatindi, sa kanyang dibdib ay merong nakasabit na isang anting-anting na tatsulok. At sa kanyang kamay ay meron siyang hawak na isang bakal na matulis na parabang isang bareta. Bolong, ikaw na muna ang bahala dyan. Nandito lang kami sa likuran mo at ang Panginoon. Wika ni Apo Pinong. Sige po, ako pong bahala sa mga yan. Nilapitan noon ni Tiyo Bolong yung kabayo at yung nag-iisang kalansay na nasa ibabaw ng kabayo. Sino ka? Bakit ka nakaharang sa aming daraanan? Wika ni Tiyo Bolong sa nakaharang na kabayo at sa kalansay. Biglang tumalon yung kalansay sa lupa at nagwika ito ng... Talagang ganon. Binuhay ako ng antingero. Nararapat lang na tumanaw ako ng utang na loob. Hindi pa man ito nakakatapos sa kanyang pananalita, yung hawak niyang bakal na tila babareta ay madali niyang hinalipaw kay Tiyo Bolong. Mabuti na lamang at nakalihis ito, at yung tinamaan niya na kahoy na kasing taba ng katawan ng tao, maniwala ka o hindi kumander, bigla po itong naputol sa harapan ni Tiyo Bolong. Laking pagtataka niya, ano ang meron doon? Hindi naman ito matalim at yung pagkakahampas sa kanya ng kalansay ay hindi naman malakas. Ang ibig sabihin nun, merong tinatagong lakas yung hawak niyang bakal. Ganun ah, akala ko naman isang sipa lang sa'yo, eh maghihiwa-hiwalay na yung... yung mga buto mo. Pero hindi pala. Teka, sino ka ba? Ha? Hindi na importante yon. Ako din ay dating antingero na pumanaw at binuhay ni Verbal upang ikaw ay labanan. Ganun ba? Pwes hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Muling umusal uli si Tiyo Bolong at meron siyang narinig sa kanyang isipan at nang usalin niya ito. Yung kalansay ay hindi na makakbang. Ito ay nangingisay habang hawak yung kanyang sandata. Tapos yung kanyang hawak ay nilagay niya sa kanyang kamay. Yun po kumader yung birhin at nang birahin niya sa ulo yung kalansay. Unti-unti itong kumakalas. Lahat ng mga ito ay naghiwa-hiwalay hanggang sa yung kabayo ay bigla na lamang nagtatakbo sa malayo. Tuwang-tuwa noon si Tiyo Bolong sa sinapit ng kalansay dahil kalansay na nga ito, naghiwa-hiwalay pa ang kanyang mga buto. Yan ang dapat sa'yo. Kalansay ka na nga, lumalaban ka pa. Patay ka na nga, nasa ilalim ka na ng lupa, bumangon ka pa. Sigaw noon ni Tiyo Bolong. Apo Pinong, Tiyo Esteban, tara na. Paglapit nilang dalawa, ang sabi noon ni Apo Pinong, yan ang lakas ng kaliwa. Kaya nilang buhayin ang namayapa na kapwa nila kaliwa. Mag-iingat ka, Bolong. Tiyak na hindi lang yan. Marami pang iba. Opo, sige po. Kailan kaya natin mararating yung pinagdalhan niya kay Vic? Yan ang hindi ko masasabi. Pagsubok sa iyo yan ng Panginoon. Sagot naman ni Tiyo Esteban. Makalipas ang 10 minutong paglalakad, nakakita na naman muli sila ng kalaban. Ang mga ito ay mga nakasuot ng purong itim
at hindi mo matatanaw o maaaninag ang kanilang mga pagmumuka. Oh, ano naman itong mga to? Parang mga kulto yata itong mga to ah. Uwi ka noon ni Tio Bolong. Huwag kang pakasisigurado sa kanila. Sagot naman ni Apo Pinong. Opo, sige po. At nang lapitan na ni Tio Bolong yung tatlong nakaharang na nakasuot ng purong itim, nagulat siya dahil ang mga ito ay mga kalansay na nakadamit ng purong itim mula sa kanilang paa hanggang sa ulo dahil meron itong taklob. Hindi. Mga kalansay! Sigaw ni Tio Bolong. Wala talaga kayong kadala-dala, ano? Yung isa niyong kasama, napaghiwa-hiwalay ko yung kanyang mga buto gamit ang aking birhen na nilagay ko sa aking kamao. Napupuno na ako. Kayong tatlo, hindi ba kayo aatras? Masyadong matapang ang isang to. Huwag mo kaming mamaliitin dahil kami ay mga gabunang na mayapa na binuhay ng antingerong si Berbal. Katapusan mo na. At nang sabihin niya yun, Commander, biglang nabuwal, Commander, yung isang napakatabang puno sa harapan ni Tio Bolong at yung tatlo sa kanyang harapan ay bigla na lamang naglaho. Kung hindi nakakilos ng mabilis noon, yung matanda na si Tio Esteban, tiyak na madadaganan si Tio Bolong. Yan ang sinasabi ko, mag-iingat ka, Bolong. Wika ni Tio Esteban. Sana napunti tatlo na yun? Totoo ba? Sila yung mga gabunan na pumanaw na? Ewan ko, lihis dalan mo! Itinulak ni Tio Esteban si Tio Bolong dahil mabilis na sumusugod ang mga kalansay ng gabunan. At nang malipaw na ng suntok noon si Tio Bolong, madaling tinamaan yung isa. Ang pinagtatakahan ni Tio Bolong, nabagsak yung damit pero walang lumabas na mga buto. Lumihis na noon si Tio Esteban at nanonood na lang sa laban. Magaling! Magaling! Wika ng isa sa mga kalansay na gabunan. At nung magsalita naman yung isa, karimari-marim ang mga sinabi nito. Naaalala mo pa ba to? Teka, hindi ba yan yung... Naaalala mo ba? Ikaw yung... Hindi. Hindi ito maaari. Kung inyong naaalala, Commander, patay na yung aswang na sumilip sa kanilang bubungan na siyang dahilan kung bakit nasunog ang bahay nila Tatay at nila Tio Bolong. At yun, yung gabunan na aswang na binuhay ng antingero na si Berbal. Akala ko, katawan mo lang ang namatay. Alain mo, pati ba naman yung kalansay mo na buhay pa? Pwes, muli kang nabuhay. Ngayon, papatayin kita sa ikalawang pagkakataon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tio Bolong, muli niyang ginamit ang kwintas na birhin. Nilagay niya ito sa kanyang kamao. Maniwala ka o hindi, Commander, medyo kumislap ito. Sa pagkislap ng birhin, senyalis ito na handa na nilang tapusin yung mga kalansay na gabunan. Mabilis na kumilos si Tio Bolong. Sa ilang iglap lang, biglang nagbagsakan yung mga damit na kulay itim. Pero
Ang mga kalansay sa loob noon ay hindi na nila nakita pa, kaya ang ginawa noon ng matanda na si Tio Esteban, sinilaban ang mga damit na kulay itim. Marami pa tayong daraanan, Bolong. Napakarami pa. Kaya mo yan, kaming dalawa ay natutuwa sa iyo dahil nalalampasan mo ang mga pagsubok ni Berbal. Ang lahat ng mga ito ay pagpapakita ng lakas ng kaliwa dahil kaya nitong bumuhay ng mga namayapa na kapwa niya kaliwa. Ngayon, ano kaya ang susunod sa palagay mo, Apo Pinong? Sa palagay ko, ang susunod na rito o ang pinakahuli ay yung nabanggit niya kanina na ang gwardya niya ay isang demonyo. Demonyo? Ganun? Hindi. Paano ko ito lalabanan? Tulungan niyo ako. Huwag kang matakot. Nandito kaming dalawa. Huwag kang matakot kung sino man ang gwardya niyang galing sa ilalim ng lupa. Ang lagi mong pakatatandaan, ang kalaban ng Panginoon ay ang demonyo, hindi ba? Tapos, inaalipin lang ng tawang demonyo. Sa palagay mo, sino ang mas malakas? Mag-isip ka ng maigi. Walang sino mang kaliwa ang pwedeng mang-alipin sa mga ganyan. Balang araw ay meron niyang balik. Yan ang lagi mong pakatatandaan. Paano? Tara na at subukan natin muli ang iyong agimat na kwintas na birhen. Sige po. Handang-handa na ako. Sa sumunod na pagsubok, merong nakaharang sa kanilang dadaanan na isang bato na halos kasing laki lang ng tuhod natin. At merong nakaibabaw roon na isang kabaong na kulay itim. Kabaong? Kulay itim? Anong meron dito? Wika ni Tio Bolong. Hindi nagtagal, Commander, ay merong bumangon na isang taong naaagnas na ang buong katawan. Pero hindi ito katulad ng mga una na purong buto na lang. Yun naman ay merong laman at umaalingasaw ang napakabahong amoy nito. Teka, ano to? Zombie? may zombie pa pala ngayon? Tawa ng tawa si Tio Bolong habang yung dalawang kasama niyang matanda ay seryosong nakatingin sa tao na bumangon mula sa kabaong na kulay itim. Commander Gates, pasensya ka na po, putol lang kwento. Abangan mo po yung susunod na email ko na part 4. Huwag po kayong mag-alala, medyo may kahabaan po ang kwento na ito. Siya nga po pala, magpapakilala na ako sa susunod na email ko sa iyo. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay guys, yan, ang oras po rito sa Pilipinas ay 1:36 na po. Kailangan na po muna natin matulog. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo.